sakay ng bukid dahil po sa maraming stress ng bukid na bagyo. Yan po ang isa po ng simula ng bagyo. Nagising ang mga bukid na bagyo dahil lang sa mga nakagama, may nagkakaulan, mga nire-rape, pinapagkato, pinakabusog, ang mga ekolyo nila sa iba't ibang kanto sa mundo. Kaya kung kami nagkaisa na nangalaman, makinado, ang pagkakaroon ng at ibigay na po ni Pangulong Duterte noong July 2019, ibigay niya sa amin, pinangako niya sa balik po sa balakang sa amin. At pinangako, nangyari na po ang pangako ng departamento at meron po siyang inapoy na si Mr. Secretary Atty. Gabs Mamau. Sa kasalukuyan, wala naman po kami problema kay Secretary Gabs Mamau. Siya po ay nagwakabuti at very confident at qualified bilang maging sekretary ng bagong tatag na departamento. Wala po namin sa kanya ay 100%. Milyon-milyong mga OFW po ang nangarap na magkaroon kami ng sariling departamento at ngayong nagtagumpay na po, hindi po namin ito hayaang mapunta o mapariwara lamang o mapunta sa isang politisyan. Dahil po si Secretary Gabs Mamau ay isa pong magaling na abogado at ex-OFW. Ay nasa ulit ba Una
siya po ay isang ex-OFW. Alam po niya ang mga hinanakit na naranasan ng mga OFW doon sa ayong bansa. Aside sa health concerns, yun lang, may ibang ah, wala naman po siya. Wala naman po siya. Yung health lang po niya. Oh yes, kanina lang nag-inverse kami ng aming sulat. Kanya lamang na-receive lamang po sa at kailangan lang po mag-email kami para sa formal na pag-tanggap ng wala ba po? Wala ba? Pero kay Atty. Mamao, nakapag-tanggap na po kami, nakapag-meeting na po kami. Tungkol po sa pag-atag ng mga department para ma-exercise po ang kanyang rights kasi mayroon pa po kasing tumututon sa kanyang pagpupo. So, yun ang pinag-usapan namin. Kaya din lang po namin na sa DBM para po malagbahingan nyo si DBM na siya ang pagpupo niya Ini sering kita lakukan. Ayo kita lakukan.